Kamusta mga idol? NBA update muna tayo. Trending pa din nga sa ngayon kung totoo nga bang magre-retired na si LeBron James sa NBA matapos ma-eliminate sa Western Conference Finals laban sa Denver Nuggets. May mga balita kasi na lumabas patungkol sa estado ni LBJ sa Lakers na sinasabing mayroon daw kondisyon si LeBron bago ito bumalik muli sa Lakers next season. Napapabalita na ang bagong target na makatambal ni LBJ ay si Trae Young ng Atlanta Hawks. Ang ideya ng pagsali ni Trae Young sa Lakers ay may malaking posibilidad mga idol. Hindi kasi maganda ang pagkakatugma niya kay DeJounte Murray sa kanilang unang taon na nagresulta din ang pagkaka-eliminate nila sa first round pa lamang ng NBA playoffs. Ayon kay The Ringers na si Bill Simmons, ang ideya ay ipapalit si Anthony Davis at Rui Hachimura para kay Trae Young, Onyeka Okongwu at DeAndre Hunter. Siyempre, hindi nito matutupad ang potensyal na layunin ni LeBron na mag-upgrade mula sa dalawang star player hanggang sa tatlo. Si Trae Young ay 25 years old pa lamang at ito ang magbubukas ng kaunti sa Lakers upang maging competitive. Si Trae Young ay nag-average ng 27 points at 9 assists sa huling apat na season sa Atlanta Hawks at nagpapahiwatig na mas may kakayahan siyang pag-aani ng mabigat na responsibilidad ni LeBron kaysa kay Anthony Davis. Sa closeout na laro laban sa Denver, naglaro si LeBron ng 48 minutes at umiscore ng 40 points at tila naghahabol ng hininga hanggang matapos ang laro. Hindi na kaya na ni Anthony Davis na akuin ang responsibilidad para sa Lakers nang sa gayon ay makapagpahinga naman si LBJ. Kung matuloy ang paglipat ni Trae Young sa Lakers ay panigurado na kaya niyang masave si LeBron sa pagkakalugmok para naman tumagal pa si LeBron ng mga ilang taon at nang matunghayan pa niya na maglaro ang anak niyang si Bronny. May posibilidad kaya na matuloy ang trade na ito mga idol? Ano sa tingin niyo? Comment down below. Maliban dito mga idol, hindi din masyadong mararamdaman ang pagkawala ni Rui Hachimura sa Lakers dahil papalitan naman siya ng defensive player na si Onyeka Okongwu. Bagamat hindi siya scorer di tulad ni Davis at Hachimura, magiging malaking tuloy si Okongwu sa Lakers para sa future ng koponan dahil sa batang edad nito na 22 years old mga idol. Si Okongwu ay nag-average ng 7 points, 5 rebounds, 1 assist at 1 block per ball game sa 19 minutes na paglalaro sa Atlanta. Para naman sa Atlanta Hawks, ang Anthony Davis at DeJounte Murray ang makakapagbigay sa koponan ng pundasyon para makapagkampyon. Dagdagan mo pa ng isang Rui Hachimura na isang scorer at defensive player din mga idol. Huwag din natin kakalimutan na andyan pa si John Collins na naging vital role para sa Hawks sa kanilang playoff run. Ang isa pang senaryo na matagal nang pinag-uusapan mula pa noong nakaraang taon ay ang paglipat ni Kyrie Irving sa Lakers mula Dallas Mavericks. Ang posibilidad na magiging kapalit ni Kyrie ay si D'Angelo Russell, Rui Hachimura at may kasamang first round pick sa 2029. Pero mga idol, mukhang malabo ang senaryo na ito dahil ang mga nasabing player ay magiging free agent na at may karapatang mamili ng teams na gusto nilang lipatan. At napabalita na nitong buwan lamang ay sinabi ng isang NBA source na posibleng mag-renew ulit ng kontrata itong si Kyrie Irving sa Dallas Mavericks. Pero syempre, si Kyrie Irving ay madaling magbago ang isip at sinabi niya na hindi naman siya nagmamadaling gumawa ng desisyon. Pero kung determinado na talaga si Kyrie na makatambal muli si LBJ ay siguradong magde-demand ng malaking kapalit ang Dallas. Hindi naman sila papayag na mawala na lang ng basta-basta si Kyrie sa Dallas dahil mawawala ng katandem si Luka Doncic. Samantala, malayong malayo naman ang kalidad ni D'Angelo Russell at Kyrie Irving pero kailangan kasi ng Dallas ng isang pure point guard sakaling mawala si Irving sa Dallas. Hinayaan pa kasi nila na mawala si Jalen Brunson sa team kaya lalong nagka-problema ang Mavericks. May mga balita pa nga na gusto na din umalis ni Luka Doncic sa team dahil hinayaan nilang umalis si Brunson na katulong niya sa scoring mga idol. Abangan na lang natin kung sino ang panibagong player na susungkitin ni LeBron sakaling magdesisyon siya na bumalik muli sa Lakers. Hanggang dito na lang muna mga idol. Maraming salamat sa panonood, kitakits ulit tayo sa susunod na videos na aking ipapalabas patungkol sa basketball. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please consider to subscribe at huwag kalimutan pindutin ang like at notification bell button para updated ka sa mga bagong videos na aking ipapalabas. Salamat mga idol!